up mga ka-Vids, this is Dan of Vids Moto once again. So, kumusta na kayong lahat? Hope na okay kayo. So, ngayon mga ka-Vids is mag-re-review tayo ng disc rotor. Okay, so papalitan natin yung ating disc rotor sa ating Honda ADV sa may bandang likod kasi medyo warp yung ating disc. So, tara, let's go! Okay mga ka-Vids, so ito yung ipapalit natin na disc rotor. Ang brand niya ay Scarlett. So galing to ng Indonesia, in order natin. So yung kapal niya is 3 mm. Alright. Kaya naka-imbos yung Scarlett. Yan. So yun lang. So kaya papalitan natin tong disc rotor na to kasi pag dito, malambot siya. Pero mayroong certain part na yan, mahigpit siya. Higpit. Hindi ko alam kung ganito ba to dati or ano. Ito lang napansin ko siya eh, no? Matigas. Matigas siya mga kabit. So, hopefully pag na-remove natin tong rotor na to at ipalit natin yung Scarlett, smooth na siya. Okay. So, tara. Let's get it on. So ay mga ka-Vids, baklasin ko muna ito and then ipapakita ko sa inyo kung ano na yung itsura niya pag nabaklas na. Okay? Alright, so ayan mga ka-Vids, natanggal na natin yung ating pipe. And then tatanggalin natin yung swing arm at saka itong disc. Ano? Itong brake caliper natin. Okay, so and then tanggalin nyo yung shock and then tanggalin nyo to. Yan. So, hilain nyo yan dyan. Alright mga ka-Vids, so ayan, natanggal na natin ang gulong. So, nandito na yung gulong. Okay. So, siya pala mga ka-Vids, itong stock natin na gulong is, stock natin na rotor is 4 mm. Ayan. 4 mm. Alright. Ang ipapalit natin is 3 mm. So, okay lang yan. Pero, mas maganda sana kung kasing kapal ito. Pero, medyo ano tayo eh, nagpa-budget tayo. So ito munang ipalit natin yung 3 mm. Okay, kasi medyo warp tong disc na to. Alright, so tatanggalin natin tong naka-alin and then isasalpak natin to. Okay, so tara, let's go. Mga ka-Vids, natanggalan natin, ikakabit na natin tong Scarlett dito. Okay, so before that, linisan muna natin para maganda yung pagkakabit. So okay mga ka-Vids, ang Scarlett, ito na yung Scarlett. This is a 3 mm na rotor disc. So maganda to siya kasi magaan compare sa ating stock. Okay, so pang racing daw. So yan, maayos naman siya, naka wala namang defect yung kanyang ano no. Wala naman defect so far. Maganda yung pagkaano niya sa CNC ng rotor. Wala naman siyang defect mga ka-Vids. Yan. Okay siya. Okay, okay. Okay, so titingnan natin kung swak ba. Kasi minsan kasi mga aftermarket hindi swak sa ano. Yan, plug and play mga ka-Vids. Swak na swak. Swak na swak. Okay. Scarlett rotor disc. Mga ka-Vids, bago nyo i-ano to, ibalik, lagyan nyo muna ng thread locker tong ano, tong Allen bolt kasi para hindi siya matanggal sa vibration. Okay? So yan mga ka-Vids, no? Ito yung ilalagay nyo dito. Kahit konti lang, isang drop lang. Yan. Hindi siya matanggal pag nagbabibrate. Nga pala mga ka-Vids, pag higpit nyo nito, alternate tayo ha, criss-cross tayo. So, higpitan nyo dito, higpitan nyo to. Higpitan nyo dito, higpitan nyo to. So, ganyan yung higpit niya mga ka-Vids. So, yun mga ka-Vids. So, nakabit na natin yung ating Scarlett na rotor. So, yan. Kita nyo naman. Yun o. So, kakabit na lang natin yung pipe and then iti-test na natin. Okay? Let's go!
So ngayon ititest natin ang ating Scarlett na rotor disc. So ito yung 3mm na rotor disc from Indonesia. So ito yung aftermarket natin sa ating Honda ADV na Sunstar ba yung brand. Pero mas manipis to siya mga kabids kasi 3mm lang. Ang ating stock is 4mm. So itetest natin yung kanyang braking power if maganda ba o hindi. Oy, si kuya may HPG. Wait daw kasi merong VIP. VIP is in the house. Okay, test natin ang brake. We are in 96, 100, 105, brake. Whoa, 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 whoa. Great stopping power. Woo! Okay naman mga kabids. Nakaka-stop naman siya na maayos. Brake. Okay, good. So, yung braking power niya, may napansin ako, medyo hindi siya kapit masyado. Kailangan mo pa siyang itono diin. Talagang literal na idiin mo yung ano, idiin mo yung lever para mag-brake ka. So yun nga mga kabids, medyo nakuna ng konting-konting braking power lang sa stock. Yung stock kasi medyo makapit ng konti. Okay, so yun mga kabids. 100 kph, biglang brake, kaya naman niya. Recommended ba? Yes, recommended siya mga kabids sa mga nagbabudget ng rotor disc kasi ito 800 pesos lang at yung ating stock na disc rotor is around 1,500 kung bibilhin mo talaga siya. Okay, bakit? Kasi medyo makapal siya ng konti at saka you know, siyempre makapal, mahal. Oo, yan. Tsaka stock parts kasi. So yun mga kabids, hope na may na-share ako sa inyo kahit konti, no? So yun lang naman ang kailangan natin malaman kung functional ba talaga yung rotor disc na to o peke. Ayos, so this is Dino Vids Moto. Ride safe and see you around guys.